Mga boss, kamusta po ay lahat dyan? May bagong video na naman po ang aking isi-share mga boss. At meron lang pong mag-ano sa akin, nag-request na kung pwede daw gumawa po daw ako ng neck tape, sublimation process mga boss. First time kong gagawin to mga boss, gusto ko mapakita sa inyo kung paano po siya ginagawa, kung paano po yung step-by-step process niya mga boss. Yung kagaya lang naman po ng ano eh, ng proseso na sa ginawa kong keylace, yung mga ganun. Halos same lang po yung process niya, kaya malamang sa malamang masusundan niyo po ito mga boss, at madali lang po ninyo makukuha ito. Neck tape mga boss, yan yung ano, yan yung nilalagay dito sa batok, bandang batok ng damit. Yung mga clothing brand yan, yan yung nilalagay nila dyan sa likod. At para maging mas maganda yung branding ng damit nila. Mas pumorma, mas sumusyal, kaya may mga ganong effect silang ginagawa. Malapit nyo na rin gawin sa clothing brand ko yan mga boss, sa Asibam Streetwear. Yan, lalagyan ko na rin yan mga boss para medyo mag-level up ng konti. At kailangan lang po natin ng mga materialis na ano mga boss. Polyester tape o polytape, polycotton yung tawagin nila mga boss. Meron po itong 4.5 inch mga boss. Kaya siya polycotton kasi polyester, gawa siya siguro sa polyester mga boss. Polyester siya actually. Good for sublimation process siya mga boss. Kaya yun, kailangan din natin ng sublimation paper mga boss. Ito, itong side na to white to mga boss, at sa kabila naman ay medyo pink siya eh. May pagka pinky siya mga boss. Piprintan natin dito sa white side. And co-op sublimation paper siya mga boss. Syempre kailangan din natin ng sublimation printer yan mga boss. Yan, sublimation printer siya. Hindi pwedeng pigment mga boss kasi hindi siya tatalab talaga. Kaya sublimation printer with sublimation ink lamang mga boss, at wala nang iba, hindi pwedeng dye ink din. At yun mga boss, ano pa ba? Yun, diretso tayo sa Photoshop para mapakita ko po sa inyo mga boss kung paano ang mga step by step na gagawin para mabuo ang isang neck tape. At yun mga boss, diretso tayo sa Photoshop. At yun mga boss, andito na nga po pala tayo sa Photoshop. Nagawa lang po muna tayo ng template or sukat niya mga boss. Ito nga po yun, yung height niya mga boss is 0.7 ang ginawa ko. Diba, sabi ko nga po kanina is 0.5 inch lang po siya. Kaya sinobrahan ko po ng that, 0.5 lang po ito mga boss. Pero sinobrahan ko ng 0.2 para kasi hindi pwede, hindi naman po pwedeng sakto lang siya kasi baka lumagpas yung ano. Magkaroon pa lang, may maiwan na puti rito na tela, hindi lahat tulad lang rin po sa proseso ko ng keylace tsaka idle lace. Ganun lang po, sinasobrahan ko lang po ng 0.1 kada side. Yan, yung haba niya po is 10 inches width. Yan, okay lang natin mga boss. At yun mga boss, kulay lang po muna natin ng itim to. Yung design ng mga boss, iba na lang Asibam Street pero mga boss, yun na lang yung gawin natin. Asibam Street pero
SBM na lang natin, mga mas palitan natin. Para magkaroon na ano maging marami siya. SBM. Yan, boss. Gagawa lang ako ng ano. Design. Tapos gagawin ko rin ng mga boss, yung logo na to. Lagay lang natin dito. Pagitan natin ang kulay. Gawin natin puti. Ayan mga boss, kailangan mga boss may konting ano rin may konting allowance dito para sa mga patayan nila, kasi pinapatayin nila yan para hindi masagasahan itong text na yan. Ayan mga boss, pag okay na, grab nyo lang sila lahat. Gawa lang kayo ng A4 size. Same process nga sa ano. Sa A4 size yung papel natin eh. Ayan. Transfer nyo lang lahat. Dito sa A4 size na papel natin. Punuin lang natin ang design yung papel. Yan, sakit na yan. 6 na neck tape sa isang A4. Not bad. Yan mga boss, pag okay na dyan, print nyo na lang mga boss. Settings ko na ito mga boss, dati lang ganun lang rin sa kagaya ng settings ko sa ano keylays. Yan yung ginawa nating subli presets, pwede rin kayong gumawa ng sarili nyo presets mga boss para kayo mga settings lang naman yan, sabay yan lang, wala naman ibang ano dyan eh. Ayan, hardproofing by Photoshop manage colors. Ayan ako yun, na-ICM ko ito pag black eh. Ayan, na-print na mga boss. Yan mga boss, okay na siya mga boss. Bali, inaantay na lang natin matapos yung init niya mga boss. Ayan. Ayan mga boss, oh. Init nga pala niya mga boss is
220 degree sa 35 seconds. Ayan mga boss, bali antayin na lang natin. Ito mga boss, 220 na po yung init niya. Let's go. Sapinan lang natin mga boss para hindi pumakat yung ink niya. Pataob siya mga boss ah. Nga pala mga boss, yung pag-print niya naka-mirror dapat sa printer. Hindi ko nasabi kanina sa Photoshop eh. Naka-mirror po dapat lagi kasi sublimation process. Ayan mga boss. Let's go, print na natin. Ay! Press na natin, print tuloy. Tingnan na, 2.5 minutes, 35 seconds mga boss. Boss, finish siya. Ayan, ganyan siya mga boss. Ayan mga boss, hanggang dito na lang. Hanggang susunod po natin pagkikita muli. Maraming salamat. Peace. Mga boss, natapos na po muli ang ating video sharing ngayong araw. At sana mga boss, may napulot po kayong kahit konting aral o tip para kahit pa paano may idea kayo sa paggawa ng ganitong klaseng neck tape mga boss. Kasi di ba marami, kadalasan ginagawa ay puro printing, silkscreen process sa neck tape. Kaya syempre, yung mga kagaya natin na nasa ganitong industry, kahit pa paano, pwede rin pala nating gawin tong sublimation process sa neck tape mga boss. Kaya yan, sinunod natin yung request ng isa nating taga-subaybay para naman mapagbigyan natin at paano mabait. May pakita ako na rin sa inyo kung paano. Then mga boss, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin palagi at sa mga nanonood at sumusuporta sa aking video, sa aking channel. Sana patuloy lang po kayo nandyan para tuloy-tuloy lang po sa paggawa ng mga gusto kong i-share sa inyo na video. Yan mga boss, maraming salamat at ingat buhay palagi. God bless. Hanggang dito na lang. Babu.